Good afternoon, mga ka-HR. Isang makulimlim na hapon po sa ating lahat. Ngayong pong hapon na to, syempre, as usual, kagaya po ng last week natin, our August topic is more on learning and development. Kailangan nating mga ka-HR na more na ma-enhance ang ating learning and development. Hindi lang po para sa ating mga kasamahang mga managers at kasamahang mga HR, pati rin po sa ating mga employees. This afternoon po, we have another speaker na talaga namang matutulungan tayo. Paano nga ba magkaroon ng, paano nga ba gawing strategic ang process ng learning and development? Pero bago po yan, mag-share lang po ako ng aking screen. Okay. HRE Knowledge 2021 Ground Rules. Okay. Ang Zoom meeting po ay open po siya. Actually, 1 o'clock pa lang po. Marami na pong dumarating o pumapasok sa ating Zoom. Kaya po, lagi po tayo nagkakaroon ng ongoing preview ng lahat ng mga HRE Knowledge for the past 1 year. Yes, 1 year. Mag-1 year na po ang HRE Knowledge. At masaya po ang mga board of directors na ipaalam sa lahat ng mga ka-HR na magkakaroon tayo ng magandang anniversary topic this coming September. Make sure po na ang video ay on, or kung hindi po dahil sa sobrang hina nga po ng ating internet because of the new normal, pwede po ito naka-off. At least po sana ang ating audio ay naka-mute. All questions must be placed in the chat box dito po sa Zoom or sa comment section in FB Live. Hinihiling po namin ang inyong full attention, cooperation, syempre po, para ma-maximize natin ang learning. Even this is a free learning, guys, marami po tayong matututunan. Because me, myself, as a founder of HR Calabarzon, talaga naman pong napakadaming na itulong ng ating speaker, mentor sa akin as an individual and also as an HR practitioner. This is a free webinar kagaya po ng sinabi namin, and e-certificate will be provided after paying the minimal fee of 50 pesos, good for 4 consecutive webinars po. 4 consecutive webinars po in 1 month. Ang ating GCash number 0927-140-1360. Ang HR Calabarzon Group po ay nagpo-provide ng virtual and face-to-face learning to all HR practitioner and enthusiasts in Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Pero wait, hindi lang po tayo pang Calabarzon dahil marami po tayong mga ka-HR diyan sa South Luzon, North Luzon, Visayas, Mindanao, and NCR. Dahil masyado na pong minamahal ng mga ka-HR natin sa buong Pilipinas ang HR Calabarzon, kaya naman po napakarami na po nating member sa HR Calabarzon. Maraming salamat po sa mga first nating mga ka-HR na nag-join sa HR Calabarzon. Ulitin po natin ang e-certificate ground rules. Ang HR Calabarzon po ay hindi po namin kayang i-guarantee na ang presentation materials na ginagamit sa ating webinar ay mai-i-share. May meron po tayong mga ibang speaker na due to copyright ay hindi po pinapayagang ma-share ang kanilang presentation. Ang e-certificate po for today's e-webinar ay i-email namin bago o sa mismong Lunes, August 23, 2021, after validating your attendance, your payment through Google Form provided during the webinar. This form will be closed on Friday, August 2021. Please ensure to fill up the and submit accurate information such as name, email address, especially po yung email address kasi po nagba-bounce back yung mga e-certificate, reference number, and proof of payment. The minimal fee of 50 pesos is good for 4 consecutive webinar in 1 month. Payment is until Wednesday next week after this webinar. Why do we have to pay the fee, the minimal fee of 50 pesos? The 50 pesos po ay ginagamit ng HR Calabarzon to sustain our monthly subscription for the postpaid Zoom account na ginagamit natin sa every Saturday
or weekly pre-HR knowledge natin. Ang ating GCash number po ulit, ulitin ko po, ay GCash number 0927-140-1360. Ito po ay under po sa aking pangalan po, Marianedeline Estrella. By the way guys, tawagin natin ang ating co-host today. Ang siyempre, ang isa sa maganda at very talented na co-founder ng HR Calabarzon, Ma'am Jorina Caparal. Hi Ma'am Jorina! Ma'am Jorina! Okay, mukhang hindi niya ma-unmute ang kanyang sarili. Ayan, okay. Maraming salamat, Ma'am Nenz. Yes, good Ma'am. Afternoon. Good afternoon. Sorry. Ma-unmute. Nawala ka palang ko. Oh, sorry. Ma'am Jorina, last week, we have Ma'am Dorine Caparal. Ay, Ma'am Dorine. Ma'am Dorine Cooper. At talaga namang ang daming... tayong natutunan. Ganun pala yung learning and development basic, no? How to develop an employees. Talagang marami kang masasabing makakatulong sa ating mga HR. Ano masasabi mo doon, ma'am? Siyempre, marami talaga tayong matututunan, especially sa learning and development. Kasi learn from the word itself, learning and development po talaga. And coming from the last week's webinar, which is Learning and Development Basics din, from Ms. Dorine Cooper, marami din po talaga tayong natutunan doon. And magandang supplementary training din po ang ma-encounter natin today with our speaker. So I'm very excited po talaga na marami tayong matututunan. And I'm sure excited na rin si Ma'am Nets sa ating matututunan for this session. Pero ma'am, sa tingin mo, ano po ba ang makukuha natin this afternoon? Kung sakasal, ano ba yung ini-expect mo ma'am this afternoon with our new speaker and mentor? Ang matututunan natin ngayon, syempre dito, ang expectation ko talaga dito ma'am Neds is makikita natin yung strategic process ng learning and development. Paano ba natin siya magagawang strategy para sa ating mga employees? Nag-develop na tayo professionally ng ating mga employees. Ngayon, paano natin to magiging strategy para sa kumpanya ng kabuuan? Yun ang na-expect ko. Ikaw, Ma'am Nets. Same as you, ma'am. Natutuwa ako na talagang yung parang nag-usap tayo kahit hindi pa tayo nag-uusap. Yung nasa isip mo rin at talagang pareho tayong HR. Talagang yung puso ng HR ay nasa atin. Pero bago yan, ma'am, ibigay ko sana sa iyo ang floor para pasalamatan ang ating mga sponsor. Siyempre, hindi magiging posible HR Calabarzon community and group kung wala ang ating mga major sponsors. Una-una sa lahat, ang Caparal Appliances and Furniture with branches in Cavite, Silang, Salitran, Langkaan, General Trias, Paliparan, Kadiwa, at Alfonso. Yan. So pwede po tayo magpa-customize ng furniture. Meron silang in-house financing, credit card, at cash. Salamat din sa Jorina's Home Depot. Furniture and appliances store din po ito, located in Greengate Homes, Malagasang, Imus, Cavite. At syempre, kay Bricks Power Incorporated, ito po ay consultancy management services. We provide outsourcing services in the field of IT, human resources, accounting, and payroll. And of course, sa Bon Factory, de kalidad na presyo pang masa pa. Complete cleaning chemicals for household and industrial, made from imported raw materials located in Tansa, Cavite. And ang Grupo Vino Incorporated, established in 2012, ito po ay nagpo-provide ng medical supplies. So kung may kailangan po kayong medical supplies ngayong COVID pandemic, puntahan niyo lang po sila.
And of course, ang ating St. Peter Life Plan and Chapels. Naway bawat pamilya may St. Peter Life Plan na. At syempre, kukontakt po natin si none other than Ma'am Nedy Estrella. Ito po ang kanyang number, 0906-484-6339 o kaya 0919-009-6339. At ang AMD Collections Fashion Boutique located in Talisay, Batangas at ang Confetti Corner for your party needs. Okay, maraming salamat po talaga sa ating mga major sponsors. Hindi po magiging posible ang ating HRE knowledge without our major sponsors. And last but not the least, ang ating Soul Sidekick, which is isa sa ating mga board of directors from Miss Jolene Pamatmat. Kung may kailangan po kayong life coaching or mentoring, siya po ang pupuntahan. And of course, yan, ready ka na ba, Ma'am Neds? Yes, Ma'am. Ready, ready and excited this afternoon. Topic pala, title pa lang natin, Learning and Development Strategic Process. Ma'am, para hindi na natin patagalin at kumustahin natin, maka one-on-one chika-chika muna natin ang ating speaker. Atin na siyang ipakilala this afternoon. Okay, syempre, ito po ang ating speaker, si Mr. Dexter Ortega Kaerlang. Siya po ay isang may master's degree in Human Resources Management at Universidad Isabel I, Barna Cum Laude. Siya po din ay Certified Human Resource Management Executive Level 3, Chartered Professional Human Resources Certified, and Certified Learning and Development Professional. He is also a Certified Six Sigma Master Black Belt and awarded in International Six Sigma Institute Switzerland, Certified Six Sigma Trainer, also a Project Management Essential Certified. He is also certified in Lean Six Sigma White Belt, and he has more than 10 years in progressive HR management facets, including but not limited to talent acquisition, learning and career development, employee relations, total rewards, talent and performance management, and other areas of the human resources development. So, wow, ang dami po talaga niyang achievements and ang dami niyang certifications. Without yes, further ma'am. Ado, let's introduce our speaker for today's session, Mr. Dexter. Hi, Sir Dexter. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be invited for this talk, no? I'm very excited. Thank you, ladies. Yes, sir. Sir, bilang mga participant of today's webinar, today's HRE knowledge, ano po ba ang maaasahan namin ng ating mga ka-HR ngayong hapon na to sa inyo pong ipipresent sa amin? Actually, I would make it relatable para sa lahat. L&D is created para ma-support natin ang business natin to achieve the maximum potential ng negosyo. Kasi at the end of the day, we are part of the business. We are part of the solution para mas maging effective yung strategy. So to make it happen, we have to use the learning and development strategy as a weapon to uncover the possibilities of achieving the business. So kung ang ating mga empleyado well aware at well developed individual kung ano yung ano nila capabilities, kasi maaring they are working, they have potential or hypo, and maybe they are performing, however hindi nila nakukuha yung high potential because high performing job talaga kasi hindi nila na nalalaman or hindi sila ina-assess ng organization o yung strategy mismo ng organization when it comes to learning and development or training, hindi ganun ka-strategic. So itong pag-uusapan natin kung paano ba natin sila matutulungan. At then, point din po doon, matutulungan yung organization para mas ma-achieve natin yung business objectives. Okay. Wow.
Ma'am Jurina, huwag na nating masyadong patagalin. Bigyan na natin kay Sir ang floor. Sir Dexter, can you please share your screen? Sure po. Magandang po. Yan. Ma'am Jurina, na-excite ako. Paano nga ba? Baka mamaya mga ginagawa nating learning and development ay meron pa palang mas mai-enhance bilang isang mga yes. Mm-hmm. Every week talaga marami tayong natututunan, 'di ba, ma'am? Maraming talaga. Pinapapanood ko kahit sa aking mga HR din eh kasi ang dami din nilang matututunan. Meron na po ba sa screen? May nakikita po ba tayo? Ah, yes, yes po, sir. Meron na po. All right, great. Hold on. 'Yon. Okay. For the benefits of everyone here in this session, napakasimple lang objective natin. Huwag natin gawing complicated para relatable at understandable para sa lahat. At the end of this learning session, attendees will be able to learn the definition and impact of learning and development in the business. Kasi napaka-importante na alam ng bawat HR professional or anyone from the business or sa organization na ang L&D or ang learning and development hindi lang siya bulaklak ng HR. May purpose siya para, kasi nga, di ba, we have operations department, we have production, we have QA, lahat ng mga department to support the business. Pero ang L&D kasi, may target siya. It could be short-term plan or goal para sa business or long-term. So, isa sa mga dapat maintindihan ng HR professional tayo, we have to be aligned kung saan papapunta yung business o yung negosyo natin. So, yun yung i-develop natin sa L&D to support all employees para dun sa objective na yun. And definitely, number two, learn the basic strategic approach in running the L&D as process and developing talents so maximum potential can be unleashed. Or let's say, na-achieve niya talaga yung high potential. Kasi, lagi nating narinig yung word na, oy, potential tong employee na to. However, ang question daw, doon, as HR, anong magagawa ni HR professional para yung potential na yun magiging reality talaga na magiging beneficial para sa organization or sa company. So ito yung purpose na to. Pag nagawa natin to, might be kasi maraming factors kasi sabi nga nila, ang training hindi daw talaga siya ang sagot sa lahat. Maraming aspects. So isa din yan sa mga factors na pag-uusapan natin dito na hopefully maging malinaw at magiging marirelate ng lahat. Kasi yun naman ang importante sa session na to. Alright. Business diagnosis. Inano ko to, nilagay ko to sa topic ko kasi as knowledge in business diagnosis, mahalaga na we are be able to check kung ano na bang status ng organization. Number one, we as HR practitioner or professional, we have to understand what are the existing corporate culture strategies. Bakit natin kailangan malaman yon before we set an strategies when it comes to learning and development? Because pag nalaman natin kung ano yung kultura sa business, mas nakapag-adjust tayo when it comes to our training plan, when it comes to approach and talking to people. Kasi at the end of the day, what you are getting to people are the buy-ins or the buy-in of the management, yung support. If someone will not believe in you kasi hindi mo na-communicate ng maayos based sa kultura ng corporate world, ng organization, definitely, mahirapan po nating ma-achieve or makuha yung support nila. Kasi makikita lang tayo doon na we're just an HR pushing for the training, for the sake of training, not for the sake of learning. And then number two, the existing business challenges. There are many companies having challenges when it comes to challenges. Example, pandemic ngayon. So ang previous strategies mo when it comes to your L&D program is different from now. Kung noon, meron tayong face-to-face or sometimes we'll be sent abroad para sa isang training program. Ngayon, iba na po ang ano natin, ang magiging, what you call this one, labanan. Iba na ang magiging approach natin. Ito po. Hindi daw po kayo dito sa camera, sir. Masyado daw po kayong malayo. Sabit daw po kayo. Alright. Hello po, visible na po ba si Sir Dexter? Hello everyone? Yes po, yes po. Okay. Malapit na po ba siya sa camera? Alright. Opo, mas okay na po. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Ace.
All right, where are we? Thank you. Okay, existing business challenges. So just to make it clear po, mahalaga na naiintindihan ng L&D professional yung ano yung challenge ng organization. Kasi at the end of the day, nandito tayo to support or part of the solution, not part of the problem. So ganun po talaga ang concept dapat nating mga L&D professional, HR professional. Number three, existing business competencies or business model. Dapat naiintindihan natin kung ano ang sinusunod nating, kumbaga anong, ano ba ang kalakasan ng kumpanya at saan siya mahina. Kasi when we compare it in the very basic concept, personal lang sa buhay natin, if we don't know what are our strengths or weaknesses, it's very hard for us to mingle with others and to convey ourselves. So basically, knowing kung ano yung competencies ng kumpanya is another advantage para ma-develop mo yung L&D program mo. Ito, yung goals ng ano ng organization, saan ba siya papunta? Kasi may dalawang goal eh, yung tinatawag na short term, long term. So pag long term niya, may example, here in Franklin Baker, kailangan kami yung gold standard when it comes to supply ng desiccated coconut around the world. Ganun po yung goal niya. So with that goal, dapat meron kang specific strategies how to make it happen. Hindi lang yung you are having goal and then nothing. You just put the goal and then yung L&D mo, hindi siya connected dun sa goal ng company. And then here, we have the direction na it's support, to support the idea of goal. So dapat identified mo doon as L&D professional yung short term tsaka yung long term. Ito, napaka ano to, controversial to kasi I used to work abroad for quite some times. Narinig ko to lagi na awayan to eh. Tayo daw mga HR, we're just HR. We don't understand the business. So for me, no. We HR should and we are able to understand the business language. Kasi araw-araw po natin narinig yung problem ng kumpanya, ng mga tao, recruitment, manpower shortage, may mga behavioral, operational. So basically, if you are an L&D professional, it's very essential and necessary for you to speak the business language para mas easier sa'yo na ma-convey yung message mo why you are putting that program or L&D program sa kumpanya. So business language is a must. Yan, final diagnosis ko, realignment plan. So pag lahat ng na-mention ko na ano na po natin, tipong naiintindihan at na ano talaga, there will be an alignment. So i-align mo yung training plan mo based dun sa mga goals na na-mention ko, based dun sa mga factors na na-mention ko. Here, management buy-in. Pag-uusapan natin dito kasi most of my talk with our fellow HR, parang na-intimidate silang i-explain sa management kasi there is, alam mo, lagi tayong natatypecast or trademark daw ng HR na lagi tayong magastos. Tama po ba? Neds? yes, magastos daw tayo. Wala daw tayong, kumbaga, wala tayong pinapasok na pera. So, I think we have to take the management buy-in o yung support ng management. I-explain natin. That's why, as HR, our communication skills should be above average. Pag sinabing communication is not limited only for talking, it should be nandiyan na yung listening, talking, of course, writing, comprehension. That's very, ano, dapat yung EQ natin, yung emotional quotient, or yung nakaka-relate tayo sa mga usapan ng mga tao, whether it is a lower position or a higher position. Kasi in that way, mas naintindihan ng mga tao, is including the management, kung ano pa yung pinaglalaban natin, bakit we need to establish this program to support the business. That's why strategic change ang gagawin natin. Once nandun na lahat, mag-change ka, magbabagong bihis yung program mo para lang to support dun sa mga na-mention ko na mga factors for business diagnosis po. And then finally, bakit nga ba ano nag-train tayo, nag-ano tayong mga learning and development? Very simple answer. Because we need to understand from the organization what kind of leaders or employees we want to have. Example, nag-create ka dyan ng program na, let's say for example, leadership, which is very basic, no? Sa lahat ng leaders, dapat naka-attend ng leadership program para ma-support yung pag-lead nila ng tao. So ngayon, doon sa leadership program mo, ang curriculum mo, it should be aligned doon sa goal kung anong klaseng leaders
ang gusto mong ma-create according to the management ano. Kasi at the end of the day, si HR can put ideas to the management na ito yung program. However, at the end of the day, alam natin lahat yan, we are just a support. Hindi tayo yung parang we are decision makers sa lahat. So yun yung misinterpreted tayo as HR na akala nila kung mayroong binibigyan ng increase, may binibigyan decision when it comes to disciplinary action, akala nila tayo yung parang bad image or factors doon kaya nangyaring ganun. Pero hindi nila alam behind that, we're just submitting kung ano yung opinion natin, ano yung mga recommendations natin. At the end of the day, nandyan yung management buy-in. It depends on how we're going to convey to the management. So example, ito yung mga training plan mo. Si employees, kailangan naintindihan din niya kung bakit siya isi-send dun sa training na yun. Kasi one of my observation in more than 10 years in HR, si employees, pumunta lang siya sa ano sa training. And then hindi na-explain ni HR kung bakit siya pupunta. You know what I did? Many times, before nag-set ako ng training sa mga tao, nagkakaroon ako ng talk. Ikaw, sinasend ka sa training for this reason, ha? Kasi in your previous evaluation, ito, blah, blah, blah. So, hindi mo kailangan gawin complicated ang ano. Make it relatable. Kasi sabi nga ng one of my mentors, back then when I was started in my journey as an HR professional, you don't have to be an expert in training. You just need to be relatable to everyone. Meaning to say, maintindihan ka lang nila. Enough na yon. Basta yung message mo, clear and concise. Hindi mo kailangan gawing technical, hindi mo kailangan gawing social or whatever words to be described for that aspect. You have to be relatable to one another. And that's the power of our learning and development. Then yung strategy. Because in learning and development, what you need to build as a learning intervention is relationship. You have to have close relationship to the person. But in the business context, ganun po siya dapat. Alright? Ito, ano pa bang ibang area sa HR, L&D program or as a strategic process? Number one, as HR, as L&D practitioner, you have to understand what are the other significant HR areas. So dapat maintindihan din natin kung ano yung mga HR facets. Example, nandyan na yung administration ng HR, which is nangyayari talaga yan. Kasi before, si HR, nakikita lang tayo na administration lang daw tayo, hindi tayo yung parang nagbibigay impact daw talaga, parang taga paperwork lang. Pero by the time comes, nag-evolve po tayo. Ngayon, HR can be seen anywhere. Well respected tayo if may pero po 'yon. Kung nagawa natin yung yung work expectation sa atin ng organization pati ng mga empleyado. Then HR areas, let's say compensation benefits, you have to understand the market. You have also to understand the recruitment, kung ano ba ang yung operations. Dapat naintindihan lahat yon, lahat ng facets ng HR para ma-run mo ng maayos yung L&D program mo. Mas easier para ma-explain sa ibang empleyado yung mga attendees mo during the training. Performance management and L&D integration. Ito, lahat tayo, aware naman tayo kung bakit nabuo yung yung learning and development. Kasi nanggagaling yan sa performance management. Usually, one of the key strategy kung mag-conduct tayo ng performance appraisal, performance evaluation para sa empleyado. With that performance appraisal, si manager, magbibigay siya ng let's say, recommendation. Ito yung areas na kailangan i-develop si employee. And then, meron pa tayong psychometric. Meron pa tayong tinatawag na training needs analysis. May tinatawag pa tayong training needs survey. Lahat ng yun, kasi hindi mo nakikilala yung tao yung mismong empleyado, you are not working with him or her closely. So basically, the idea should be coming from the manager. Yun yung ang akala kasi ng iba, si HR alam lahat, which is hindi tayo mga superhero na malalaman lahat. We need to have support. That's why we have to be aligned with all the managers and all departments for us to have an easier life in our jobs as professional in HR. So yun po yun, performance management, integrate po yan sa learning and development. ADDIE methodology, very basic. Ito po yung laging na-mention during the ano ba yung ADDIE? So yan yung methodology na kailangan maintindihan ng L&D, and we'll be having a very in-depth session later dito sa program na ito. At definitely, pag-uusapan natin yung learning and career development and other factors. And then ito,
standard training plan, ano ba ang nakikita natin? Pero standard lang po ito, hindi siya yung talagang sinasabi nating strategic na ano na depende sa organization. Kasi ang training plan po kasi, hindi talaga siya yung sa lahat ng company ganun. So dapat, as I mentioned earlier, the first slide, kailangan intindihin kung ano yung company. Kilalanin natin ang kumpanya natin. As HR practitioner, I encourage everyone to dig deeper kung ano ba ang kumpanya ninyo. Ano ba ang, you know what? Isa sa mga ginagawa ko every time I apply for a job, I always read first the core values. Why? Kasi in that core values, mission and vision, dyan ko nakikilala ang company kung ano ba ang ginugol nila. Example, tayo mga tao, may mga goals tayo. So, doon tayo na didiscard ng ibang tao. Oh, yan si ano, si Neds. Ano yan, may pangarap yan sa buhay. Ito yung mga goals niya. So, nagkakaroon tayo ng image. Ganun din po ang kumpanya natin. And through that, mas nakikilala si kumpanya at doon tayo kukuha at uhugot ng isa sa mga inspiration natin para sa training plan natin. To support the goal of the business. Yan yung keywords natin. We're having an L&D program to support the goal of the business, not to support our personal goal for our career. Talagang sa business talaga siya dapat. Nag-fall down siya doon sa ano na yun. Eto, kung titingnan natin, significant HR areas, pero this is not really complete. Maraming areas pa, I have to have a disclaimer kasi for sure na all of us here have a knowledge in HR. And basically, this is, I think, would impact the L&D. Engagement and corporate culture. It's really important kasi minsan baka naman pa-training tayo ng pa-training pero yung mga attendees natin, they are not really committed for the training. Then we are wasting money, time, and resources. Lahat ng yon. So dapat naintindihan natin hanggang saan level po ba ang engagement ng mga tao at ano yung kultura ng kumpanya natin. Intindihin natin yon. Anong objective niyan para mas kung naintindihan natin yan, to create high-performing and engaged workforce. Kasi tinitrain natin sila para maging mas engaged sila sa trabaho nila. Yun yung purpose natin. Mas ma-achieve yung tinatawag na maximum capacity ng kanilang work. So, or yung kanilang talents. So, ito po yun. HR excellence. So, dapat fine-tuning talaga tayo sa organization natin. Kasi baka naman sa organizational chart natin, medyo may kulang at may hindi napupunan. Yung isang tao, siya ang gumagawa ng isang trabaho na hindi naman dapat sa kanya kasi walang available na talent para sa position na it's vacant. We should understand the HR policies and benefits. Kasi in that way, pag naintindihan natin, alam natin kung saan nanggagaling yung mga perspectives ng mga individuals or ng employees natin. Ito, talent management. In talent management, we have to have a very strong understanding in performance management because it would be very easier for us to bridge it or to align it with our learning and development programs through performance management. Leadership development. So sabi nga nila, sa trabaho daw, lahat tayo replaceable tayo. No matter how talented you are, no matter how good you are in your job, you have to put it in your mind that you are replaceable. That's why each of the organization, they have leadership program. Succession planning. Ano ba yung succession planning? Someone will take over that key positions if that position will be vacant. Kasi umalis ang tao, it's either na-terminate, nag-resign, or the worst case scenario, namatay siya. So, hindi po pwedeng matenga yung organization because someone left the organization. So, that's why we have a succession planning. So, as an L&D professional, it is your job to ensure na someone will take over through your program. Career development. So, hindi naman lahat mabibigyan ng chance na magiging successor para sa key positions kasi hindi naman lahat isa lang yung vacancy. So hindi lahat mabibigyan. So titingnan mo rin yung ibang empleyado kung ano yung mga development pa sa kanila para ma-achieve nila yung maximum potential doon sa kanilang individual career goals. So i-support mo sila. And then we have to look at also kung ano ba yung mga strategies natin sa talent attraction at retention. To support dun sa L&D program natin. Recruitment and retention, tsaka pati onboarding, titingnan din natin. So dapat align tayong lahat. Kasi dyan mismo sa onboarding, may nakikita din tayo dyan, let's say, training program or orientation para mas ma-navigate pa natin yung learning para sa mga newly arrived employees. Yan, business process refinement. So
as part of L&D program, kailangan nag-iisip din tayo paano mapapa-improve yung ano natin, yung operations natin, yung process. Example, if your company is still dealing with the paperwork, so why not introduce the, let's say for example, the HRIS, Taleo, kung ano mga success factor for SAP or Oracle. So maraming mga program na, no? And definitely as L&D, dapat intindihan din natin yung at least basic or let's say kung advanced, mas maganda, yung compliance natin. Para mas mas well-versed tayo to explain. Kasi there will be a time na maano tayo yung may mga program kasi na, example dito sa Franklin Baker, as I am in HR of Franklin Baker right now, San Pablo, marami kaming mga compliance, not just in Dole. So maraming mga training na dapat kasama sa training plan para ma-support yung ano standard ng example Fairtrade USA, Gabis Meta, yung mga social responsibilities namin outside the country. So may mga trainings kami na kailangan lahat ng mga employees attended sila doon sa mga na-mention ng mga trainings. So yun po yung ano natin. Significant HR areas for you to be able to have a very well-versed strategy when it comes to learning and development strategic process. Okay. Paano ba natin yung learning and career development as integrations of performance management? First, you have to decide kung anong klaseng performance evaluation or management ang ano mo. Kasi there are lots of ways to evaluate the people. So, ang daming debate, ito ang mas maganda, ito ang mas maganda to, ito okay to. Pero wala naman talagang masabi nating the best. It would depend on the organization, kung anong klaseng organization yan, anong applicable sa kanila. Yan. Job description. Ang job description, ito yung prime document na like yung sinasabi. Every time or wherever I go, I talk this topic, job description should be clear to each single employee of the organization. Kasi pag naintindihan nila kung ano yung mga in-expect na key result areas sa kanila, ano yung mga responsibilities nila, alam nila kung paano sila gagalaw sa loob ng kumpanya. At tayong mga HR practitioner or L&D professional, mabibridge natin yung what are the expectation for that certain position. At the same time, kung ano yung current performance ng tao, ibibridge mo lang yun through learning and development programs na ibibigay mo dun sa empleyado. Yan, performance management preparation. Pag-uusapan natin, paano ba ang preparation ng performance management? Performance analysis and skill gap. So, may mga metrics yan eh. Kung anong areas ang isusukatin mo sa kanya, makikita natin kung saan siya mataas, saan siya mababa. So, dyan tayo yan yung maging inspiration natin. Isa sa mga inspiration to create a program to support the developmental program ng empleyado natin sa kumpanya. Psychometric. Not all companies is having a psychometric kasi unang-una yung gastos. lahat naman tayo sa business is business. You have to see kung kayang afford. Pero psychometric is also a very good tool para malaman natin ang capability or yung status ng company, namin ng empleyado. In my experience before, ginagawa ang psychometric every 3 to 6 months. Why? Kasi inaalam namin kung yung level ng kanyang required sa trabaho niya na areas is ano pa ba siya, yung nanimaintain niya ba or bumaba ba or tumaas pa. Example, manager. Isa sa minimeasure psychometric yung decisiveness. Ano ba yung decisiveness? Yung quick decision making with a quality result. Isa yan sa key ano, kasi ang manager, they're making decisions or mga leaders natin. So, tinetest natin sila through psychometric kung nasaan na ba yung level na yun. So, pag nakita natin dun sa ano na, oy, mukhang mababa yung ano niya, sa ano niya, yung decisiveness niya. So, we have to create a learning program para to support or to accelerate yung ano niya, yung kanyang decisiveness. So, as HR practitioner or L&D, ikaw yung mag-strategize nun. Yan. Training needs analysis and training needs survey. So through that, maraming mga advanced form dyan. Eh. Form lang naman yan. Eh. It could be Google Form or meron kang HRIS to support this TNS or TNA. Much better. But if you don't have that kind of tools, wala namang problema. You can create from scratch. Mag-develop ka lang ng TNA or TNA, TNS. I-forward natin sa mga managers natin and then managers will do the analysis for their people. Ang iba, mayroong self-assessment, binibigay din sa mismong empleyado and then the manager, then i-merge nila yon. Depende, there are a lot of 101 ways
to do a TNA or TNS. So ngayon, through this, dun ka rin mag-aano, isa yan sa mga learning intervention or yung strategy natin, paano makapag-create ng learning and career development para sa mga empleyado. And then, definitely, quarter 3 or quarter 4, mag-design tayo ng training plan for the upcoming year. So, nandiyan na yung orientation, technical, non-technical, refreshers, o mga required trainings. So, dyan tayo humuhugot ng inspiration yung mga na-mention ko, ulitin ko. Yung performance management or evaluation, job descriptions, performance management preparation, nandiyan yung communication, kakausapin yung mga managers, yung performance analysis, skill gap. Psychometric, 10A, 10S, yan po yun sa katagagawa ng training plan for the following year. So, kailan po yan? Normally po, depende sa kumpanya ha, wala siyang best or less best. It would depend on the organization kung ano yung policy nila. So, but normally, in many companies, third quarter or fourth quarter ginagawa ang training plan for the following year. Pero itong nga na-mention ko, isa to sa mga ano, pero there are a lot of ways po. So I have to put a disclaimer kasi I'm very sure that there are a lot of ways po. At huwag natin kalimutan, kausapin ang mga manager, makipagkwentuhan. Kasi form is a form, process is a process. What I mentioned earlier, we have to build a good relationship with your managers. And that's the key word in learning and development. Smile ka, mag-hello ka, and then pag-usapan nyo yung business. Maybe before talking to the business, pag-usapan yung kumusta siya ngayong araw na to. Paano hinandle yung traffic, paano hinandle yung COVID. Then saka mo isingit yung ano, make a sandwich ano feedback kung may mga criticism tayo na nakikita. So at the bottom, nakikita po natin, immediate training needs. So minsan kasi, not minsan, most of the time, no? In reality, meron tayong training programs na sinusunod or training plan for that year. However, may mga emergency na mga training na kailangan isend yung empleyado. So dapat supported yung HR policies natin dyan. Okay, performance management preparation. Ano ba ang nandyan? Ano ba ang i-prepare natin? Nandyan na yung job description and communication. Lilinawin natin kung ano yung nasa loob ng job description at i-communicate natin both the manager and then the employee. Dapat nakaintindihan. Kasi what will happen? May mga inuutos si manager na hindi naman kasama dun sa job description. There are companies around the world na very strict sila na hindi ka allowed magbigay ng work kung hindi yan part sa job description. However, many companies din, at alam naman natin lahat yan, na hindi part sa job description pero pinapagawa sa tao. Ngayon, kung ang gamit mong performance evaluation is KPI-based, so bagsak na si empleyado because that employee is not focusing to the respective and agreed set of KPIs para sa kanya. So dapat ang keyword, clarity. Malinaw, at we have to respect the boundary. Ngayon, kung may ibibigay kang trabaho, tanungin mo muna yung empleyado in a very nice way kung okay ba sa kanya. Kasi ang keyword sa HR, we have to elevate the moral of individual. Kasi nowadays, ang mental health, napakahalaga na. So kung bibigyan mo yan ng bad treatment when it comes to this concept, mag-struggle yan eh. Hindi lahat ng tao the same ng concept when it comes to sanity. Yan. Types of evaluation. As organization, you have to decide. It would be KPI, competency-based forms, which is A and B. Usually sa company, yung pag sinabing A, ito yung sa managerial supervisor pataas. B, ito yung sa lower position. So 360 degree, ito yung in-evaluate tayo, paikot lahat ng mga taong nakasalamuha natin, i-evaluate tayo. Usually mga third party ang gumagawa nito if may budget ang company. So checklist, ito yung pinaka ano, yung check mo lang kung okay ba siya. So yan yung ano, marami pang iba, ang daming ways para i-evaluate ang tao. So isa yan sa mga ano. So what I'm saying here, you have to decide kung anong performance evaluation ang gagamitin niyo at dapat malinaw yon sa lahat ng empleyado. Hindi po pwede na parang nagkagulatan lang tayo. Ito pala yung performance evaluation natin. So hindi po ganoon. Ito. Psychometric. Ang psychometric, as I mentioned earlier, it's a long-term developmental program or plan. Kumbaga, kung may nakita ka na, oy, mukhang ang communication skills na, mahihain siya, ano ba ang areas na dapat i-develop? So, pasok doon yung ano. Scheduling. Dapat nag-schedule tayo kung ano yung kailan natin kukolektahin, pamigay yung forms, ilang beses, isang taon,
may mga companies every quarter nag-performance evaluation, may iba naman twice a year. Ang iba once a year. Normally ganun ng ano, depende sa company, yun yung schedule natin at dapat cascaded, well understood by each member of the organization. Yun po yung ano natin. Yan, collection and communication. So ibig sabihin na i-communicate natin at nang maayos, clarity ha. Dapat ganun lagi ang goal natin. Excuse me po. Vice versa, communication or collection, kung ano yung strategy mo. Basta ang goal dito, clarity. Malinaw sa lahat, malinaw ang usapan, hindi yung parang nagkagulatan at the end of the day. Yan yung performance management preparation. Communication ang keyword, relationship, nag-uusap tayo, hindi yung parang nag-i-email tayo, please fill up the form. Hindi po dapat ganun. Hindi siya advisable at hindi siya strategic. At ang topic natin, learning and development, strategic process. Ngayon, kung ang ginawa mo, para ka lang isang secretary, nag-send ng form, at wala ka man lang communication with a certain department, then you are not doing an strategy. You're just doing an administration job. So, by sending that kind of forms to a certain individual or a department. Here, ito. Performance analysis and skill gap. Ano bang nandyan sa loob kapag gumagawa tayo ng performance analysis? Yan, metrics and statistics. So tinitingnan natin kung saan yung mataas, saan yung mababa sa empleyado. Example, pero ang check natin kung ano yung KPI sa kanya or KRA or key result areas niya. Hindi pa pwede na ang manager tsaka yung next in line sa kanya or I mean yung mga subordinates niya the same lang ng ano ng metrics na required, hindi po magkaiba. So that's why may sineset tayong mga ano mga KPI each ano position. So dalawang tao the same ng ano ng KPI possibly if they have the same position. Ganun po siya. Pero hindi po pwede na manager tsaka yung subordinate the same yung kanilang KPI. Yan. Very basic yung kinoconvey ko kasi gusto ko relatable sa lahat. Communication with manager and employee, paintindi natin sa kanila yung mayroon tayong tinatawag na one-on-one session. That's why nabuo yung tinatawag na mentoring, coaching. Kasi i-coach natin sila in a way, yung parang dapat kasi magpag-usap tayo, yung parang we have to profile the person before we talk. Dapat intindihan natin kung anong profile nila. I mean to say, may mga tao kasi na okay sa kanila, direct to the point. Kahit ang voice mo nag-raise, okay lang sa kanila. Pero most of the people, most of us, aminin mo natin o hindi, mas gusto natin kinakausap tayo ng nice. Tama po ba? So I think everyone should agree, no? Or might agree. Dapat nakipag-usap tayo as professional at dapat tinitingnan natin yung behavior ng tao. Kung okay ba sa kanya, ganun pag-usap. So ang ano lang doon, na-reach natin yung kanilang comprehension level kung anong gusto natin parating sa kanila. Ito yung mga areas for improvement mo. Ito tayo mag-focus. Ito yung mga programs na i-propose natin sa'yo. And then pag may binigay na, nakabuo na ng mga programs, reviewin mo naman as HR. Dapat maging critical ka din in some point. Hindi yung parang, ito yung ano natin, dito tayo bumabagsak most of the time, aminin mo natin o hindi. Yung pag may binigay na ano, panay ang sulat lang natin, panay ang ano sa training plan. No, we have to review, we have to be critical if that recommendation is really aligned or effective para dun sa tao, para ma-achieve niya ang kanyang maximum potential at ma-contribute niya sa organization yung in-expect na performance. Ito, training needs analysis. Very simple lang po. Metrics din po siya kung saan siya ano, saan siya mahina, saan siya maano. Tapos there are times na may mga strategy based na experience. Binibigyan namin ng chance yung mismong empleyado na mag-assess sa sarili niya para naman maging patas yung tipong with all your honesty, what are the areas that needs for improvement para sa iyo? So maglalagay yan siya. So ikaw as HR, titingnan mo din kung ano ba okay ba to or tingin mo masyadong unrealistic. Masyado niyang kinukonsil yung kanyang ano developmental areas. So dapat critical sa HR yan. That's why review of recommendations. Sa result ng program na ito is approach na to. Sa ano naman, sa third quarter and fourth quarter, you have to design a training plan. Depende ha, I have to put clarity here ha. Not all companies will do the same kasi magkaiba nga ang approach ng mga kumpanya. So, kolektahan mo lahat ng data na kailangan para sa initiative na to. So, lahat yon yung mga performance evaluation, psychometric result, training needs analysis, training needs survey, lahat yung kolektahan mo yun.
i-organize mo yun kung paano. So there are a lot of strategies, kukuha ka ng metrics, reviewin mo siya ng maayos, tapos gagawa ka ng listahan ng training topics for the following year. And then definitely, you have to convey that to the management. At dyan yung pinaka-challenging kasi pagtingin ni management, ay mahal to, ay ano to, ganun yung mga ano. Depende sa organization. Swerte ka, kung ang management mo, they're keen to ano, to learning and development. Pero most of us will always say, we love learnings. We do, right? However, the question will be thrown to you, paano mo explain, paano mo ano. So that's why HR should have an above average communication skills na paintindi mo sa management ng maayos. So if you have the approval, implementation. Implement natin yung program na yan. So ano mga kailangan mo, resources, magkano budget mo dito sa ano na to. So depende. You have to get the management buy-in or yung support ng management para sa program or initiatives na naiisip mo. Ito, immediate training needs. Dito tayo. lagi tayong ganito. Wala sa training plan. Pero ano, may request at nangyayari po talaga. So dapat meron tayong backup na HR policies para dyan. Kasi ang mangyayari dyan, baka ikaw ang titingnan ng mga empleyado kasi na-reject yung immediate training request. Tapos wala kayong policy na guided yung topic na ito, ikaw ang magiging masama dyan. Parang ano ba itong L&D? L&D ba ito? Lahat ng mga emergency training ko na-reject. So dapat yung training, ini-evaluate natin kung valuable ba siya. Yung tipong ano pa ang magiging ano, ang magiging impact. Dapat naintindihan mo. Hindi kung parang transmitter ka lang. Pagka-request, approve. Tapos pagkatapos ng approval, and then HR will process the payment, then the individual or employees will be sent to training, then ganun-ganun lang. So, ang mga kumpanya, dapat mag-isip tayo ng ano, yung tinatawag na win-win ano situation. Nag-learn ng empleyado, nagamit yung learning na yun to accelerate the performance and translate it to business productivity and of course, monetary. So we have to think as business-minded individual or professional. Kasi kung hindi, we're just someone sitting in the chair and then validate and then transmit the information to the management. We have to be critical for this area. Kasi pinagkakatiwalaan tayo ng kumpanya na magbigay ng support para sa goal ng business. Approval, yung forms, mag-create ka ng forms para dito sa immediate training needs na to, para routed at clear para sa empleyado. Remember, relationship and trust ang dapat na build dito pag meron kang L&D program. Nirespeto ka at yung respeto, gini-gain po talaga yan, hindi binibigay. And we're not demanding, we should not supposed to demand kasi may posisyon tayo. It should be ano, gain through actions. Ano yung pinapakita nating values para sa mga employees natin through the program na binibigay natin at pag-usap sa kanila. Yan. ADI methodology. So lahat naman tayo, mga HR, especially L&D, familiar dito, especially yung mga take ng mga trainings for L&D program. So ang ADI stands for analysis, design, development, and implementation, and evaluation. So ano lang to, very quick, at the same time, ginawa ko siyang very simple para understandable para sa lahat. So ang analysis naman, nandyan po yung ang objective-oriented base po ito. So, na-mention ko kanina, yung training needs analysis or TNS, part siya ng analysis. Kumbaga yung mga data na na-receive natin, iniisip natin, tinitingnan natin kung ito ba ay magiging useful or tipong ano yung magiging direction natin sa ating strategy. Psychometric, yan, developmental program ito, long-term po. Ibig sabihin, kapag may nakitang areas na kailangan i-develop kasi mababa sa area na yon, so mag-create ka ng mga programs to support para tumaas yung kanyang level ng ano ng areas na yon. Kung depende sa work niya. Kung work niya sales tapos pumaba yung communication skills niya, nako po, medyo alarming po 'yan. Ang sales ano din siya, critical area para sa ano kasi we're talking about here ano shipment ng mga products natin. Kung mahina siya sa communication skills or posibleng meron siyang pinagdaanan nung the following 6 months in psychology, nagbabago ang result ng psychometric depende sa experience ng tao in the last few months. That's why in many companies, they required especially key positions na mag-undergo ng psychometric. In my previous company back then in abroad, may psychometric kami, tinatest kami ng ano namin kung we're still on track. Parang ganun. Parang sasakyan lang. Tingnan nga natin kung maganda pa ba ang ano nito. Parang ganun siya.
in sa madaling sabi po ha, ito, key performance indicators, 8 KPI-based yung performance evaluation ninyo. So, dyan po tayo mag-a-analyze. When it comes to pertaining to ADI, ha, as analysis phase pa tayo, yan, job description, very basic po ito. Skill gaps analysis, nag-isip tayo. Ito yung pinaka madali para sa akin kasi nag-start ako sa HR, JD yung lagi kong katabi. Kapag nag-i-interview ako, may JD ako. Tinitingnan ko talaga sa isa. Pag nag-performance evaluation, yung JD, tinitingnan ko rin siya. So lahat, ang daming gamit ni JD. Clarity, ganun po. Yan, organizational skills gap or may tinatawag balance scorecard. I don't know kung familiar tayo. By department. Kasi may tinatawag tayong individual performance evaluation. Pero may mga companies, not all companies, hindi siya na-introduce sa ibang companies. Or all companies, I mean. May mga companies na tinetest talaga nila or in-evaluate yung performance ng department. Kasi each department, may mga goals yan, may mga set of targets yan. Na-achieve pa ba? So, manandyan, pumapasok dyan yung risk assessment. Kung ano ng status ng ano. Nag-analyze na ng timelines. So, ganun po yung ano dyan. So, basic lang po yung i-discuss natin yan. Survey yan, pre-training, documentation and metrics. Sa survey naman yun. Normally, may mga advanced company, bago nag-conduct ng training, sinasurvey nila yung mga attendees, yung potential attendees. Ano bang ina-expect nila? Di ba, they start the training. If you can remember, earlier, Nets used to mention, ano bang ina-expect? Parang ganun. So, ganun din po dapat. Kasi kapag nalaman ni resource speaker kung ano mga ina-expect ng mga majority ng attendees, through survey, mag-shift siya ng mode niya. O, ito pala yung gusto ng mga tao. Pero din again, he needs to be assertive. Meaning to say, kailangan strategic pa din siya kung ano bang goal din niya. Kasi apart from the goal of the attendees, he needs to stick din sa goal niya, kung ano bang goal niya. So, most of the time, kung mag-set tayo ng curriculum, kailangan ang objective natin hindi masyadong mataas. Yung daming listahan. That's one of the learning na natutunan ko sa previous boss ko na he was trained in the US when it comes to L&D. Na make it simple, realistic. Well, all of us is familiar with SMART. Specific, measurable, achievable, all of this, so on and so forth. So, dapat ganun. Yung tipong pag nagsalita ka, yung mabilis maintindihan ng mga tao. Alright. That's the analysis. Design, identification. So, dapat training objectives, malinaw na. So, medyo may overview ko siya sa analysis earlier. Ano bang structure ng session mo? Pag-iisipan natin, dapat strategic ka din. Hindi yung parang sinabi na ito yung training for that date, nag-create ka lang ng curriculum, wala kang strategy. So dapat lahat ng yung pinaplano siya. Pero kung you're doing that job for like 10 years, so basically what will be the scenario is, ano lang, pikit mata, punta ka lang. Kasi alam mo na, expert ka na, walang problema dyan. Pero if you are having a situation na parang ano pa tayo yung nag-adjust, so hindi naman masama na magano tayo maging prepared tayo. Yan, session structure and ano yung mga materials na kailangan mo. Diba usually may pag nag-explain tayo, may mga gamit pa tayong binibigay. I have an experience meron talaga akong hinahanga ang speakers. Every time na he explain, parang na-enjoy ko kasi maybe he's very relatable sa akin pag nagsalita siya. So talagang para sa akin, talagang pwede ko siyang bigyan ng ano maximum ano yung rating na pwede kong mabigay. Evaluation, magandang rating niya, pero lagi siya doon bagsak sa materials. Kasi isang beses, naghanap siya ng, ano, nagbigay siya ng example na itong baso, parang ganon. Hindi nabigay yung baso. Pero dahil doon sa ano, doon siya parang nabigyan ng low rating, pero sa ibang area, halos perfect siya. So what I'm trying to tell you, kasi di ba, apart from learning, dapat naintindihan ng mga tao, in-ensure din natin na ang rating natin as speaker para namang maayos naman. So tama po ba? So dapat prepared tayo kung anong materials na kailangan natin. A to Z. Dapat before you go, parang ano lang yan, bago pumunta ng laban, dapat kumpleto ka, may armas ka, may bala pa yung armas mo. Hindi yung pwedeng espada ang dala mo and then kalaban mo is ano, baril pala. So talo ka talaga. So you have to, parang I was born ready. Parang ganun yung concept dito. Yan. Bago ka magsalita, merong documentation. Anong mga documents kailangan mo? Mga forms, lahat yan. Most of the time, trainers, merong assistant. Utilize your assistant. Apart from
i-grow mo siya. So, bigyan mo rin siya ng task na i-ensure na malinis lahat. Hindi yung parang during the training para tayong, ano, saan ba yung ano ko, para ka nang natataranta. So, make sure pag nandoon ka na, ikaw na yung pinaka-relax na tao. Kasi, pag kalmado ka, doon ka mas magaling magsalita during the training. Number 3, development. So, yan. Dapat align din tayo sa mga individual developmental program. So, alam natin kung ano majority ng developmental program ng mga empleyado. Learning and development, yung preparation for future roles, ito yung mga leadership, mga succession. So lahat ng yung kinukonsidered mo siya doon sa developmental program mo. Strategic content ng session mo dapat kompleto na siya. Hindi yung parang ano, hindi yung parang last minute doon ka pa nag-ano. So dapat ano ka talaga, yung well-versed sa preparation. Succession planning. So ang succession planning should have a series of program to support that individual to achieve that specific set of skills para dun sa position na yun. Yan, sino yung mga hypo, hyper, parang diabetes lang. Ano po, ibig sabihin, sino yung hyper, high potential and high performer dun sa organization? Ano ba ang needs ng business? So, dun tayo mag-ano sa development. Dapat lahat yung link po siya dun sa ginagawa mong initiatives para hindi naman lugi ang kumpanya at hindi ka rin lugi. Kasi at the end of the day, anong hinahanap natin? Result. Hindi drama na parang nag-training ka lang para sa training. No. May concept lagi yan eh. Conduct a training for the sake, not for the sake of training, but for the sake of learning. Make sure na mga attendees mo, nakita mo sa mga eyes nila, they are happy, contented, at the same time, nag-enjoy sila. Okay namang magbigay ng ano ng talk na medyo funny, wala namang problema. Pero syempre, we have to ensure na ano naman, na laging ano, yung objective natin is learning. Learning, learning, learning. Dapat, ano yon yung parang masasabi natin, passion natin. Kasi normally, mga L&D practitioners, I've been having a discussion for various ano walks of lives. Sabi natin, mga different nationalities from European, African, Americans, Asian, we Filipinos. Lagi ko narinig na, this is my passion. This is my passion. Laging ganun eh. So, practice that passion and translate it to people na may natutunan yung mga tao. Yan, implementation, training mechanism, presentation skills, yan. Pero alam nyo, ikukwento ko kasi before, I don't want to, hindi naman ako pinanganak na, or nung graduate, ang galing, ano na talaga, marunong mag, ano, even up to now, I'm still learning. Okay lang, nakakabahan, kasi nung time na sumali ako sa isang training program para sa mga L&D professional, kinakabahan ako kasi parang feeling ko yung mga makakasabay ko sa training magagaling at baka kakabahan ako at hindi ako makapagsalita. Pero isa dun sa mga naging kasama ko, ang tagal niya ng trainer, parang more than 15 years na ganun. At inamin niya, kahit ganun katagal yung kanyang ano, kinakabahan pa din siya. So sabi ko sa sarili ko, it's okay, nakabahan tayo. Yun yung time na naging confident ako kasi we have to be relatable sa ibang tao na okay lang, nakabahan ka, walang problema. Just ano, keep going. Walang problema po. Hindi tayo in-require na maging perfect as speaker tayo. We should be relatable at the same time, clear lang po yung pagkaka-explain natin sa kanila kung ano yung ano, in-expect ng mga ano natin, mga attendees. Yan. Management strategy. I-manage mo yung presentation skills mo. So, if you can see, the attendees na medyo beki language, you have to adapt sometimes. If you see the attendees are more teenager, so you have to relate, example, K-drama, mga BTS. Ganun po. So if you see the attendees are more formal, so ano din, pero walang problema mag-throw ng joke, pero yung acceptable jokes, hindi naman yung parang malagay pa tayo sa alanganin, no? Ano bang style ng ano mo? So alamin natin yung strategic direction ng ano na yun, yung mismong presentation mo. Ano bang culture ng kumpanyang to, yung mga taong kaharap mo. So be sensitive. Hindi po pwedeng kung ano yung gusto mo. So you have to be ano, bendable as a trainer. Ito, training tools or aids. Ano ba yung mga ano, yung mga kagamitan? Kasi yung training tools po kasi, isa yan sa example, yung ano, yung icebreaker. It's an effective tools din po siya. Kasi kahit paano na detach yung mga tao for a while para dun sa ginagawang training. Hindi yung parang the whole time, lagi na lang silang nakatingin sa'yo at wala nang ano, wala nang learning, wala nang na-absorb yung mga tao.
lahat ng yon at other strategies, kasi din I have to have disclaimer again, there are a lot of implementation strategies, ang dami, name it, ang dami niya. So after that, training delivery completion, dapat na-complete mo na siya. So ito yung part na dapat pag-usapan natin ng maayos. Kasi itong part na to, hindi masyadong pinag-uusapan ng most HR. Excuse me. Ito, post-training survey. So lahat naman tayo, may mga forms tayo, di ba? Yung mga pinapasurvey natin, pinapaikot, binibigay yung mga forms, nag-check, nagbibilog yung mga empleyado o yung mga attendees. So, i-compile mo yon, tapos gagawa ka ng metrics saan ang mataas, saan ang mahina, para naman next time, yun yung reference mo, hindi para ma-offend ka. Sabi doon, pangit mo magsalita. Okay lang yun, wala namang problema. Improve mo next time, it's okay. Hindi siya big scene. So just continue. Statistics, metrics, ayan, for improvement, I mentioned. So dapat inaaral mo siya through dun sa survey na nakuha mo dun sa mga empleyado. At dapat hindi nakakita yung mga pangalan ng mga tao. Kasi in some point may nakita akong survey na dapat may pangalan. Well, I don't want to say na mali siya or hindi siya ganun ka-effective. Pero maybe that's their ways. Pero it would be very effective kung walang pangalan para freely silang magsabi ng kanilang opinion. Baka kasi matakot sila na, uy, si Sir Dexter ito. Tapos baka malaman niya, nagbigay ako ng low score. Baka i-personal niya ako. Baka ganun yung Yan. Ito, evaluation of performance. Okay, klaruhin natin to kasi naging huge talk to earlier in many discussion po. Ang sabi nila, after training, that example, leadership training, ang kanyang evaluation of performance at the end of the year, okay lang naman. Pero there are many companies which I also agree, meron siyang separate performance evaluation for that specific training. So kung anong nakalagay na performance evaluation criterias, naka-anchor siya doon sa mismong training na ginawa, kung ano yung curriculum. So ibig sabihin, ang sasagutin after 3 months, depende sa program ha, kasi may iba, it would take 6 months bago makita ang result, may iba 1 year, depende sa program. So titingnan mo kung may nagamit ba niya yung mga learnings niya o baka na pasok dito, labas dito. So hindi dapat ganun yung dapat malinaw na may nakuha sa kumpanya na benefits, kumbaga yung learning ni empleyado through that training is nagamit niya, na-translate niya sa trabaho. Kasi yun ang goal naman dapat, originally that's the goal. Hindi yung parang dadagdagan lang natin yung certificates ni manager, hindi po ganun. Ngayon, sa performance evaluation, nakita natin na struggling. Pwede tayo mag-ano ng FGD or focus group discussion, HR. Tapos nandiyan yung mismong empleyado na involved at saka yung superior niya, yung whatever, yung compliance reporting. So in that FGD, pag-uusapan natin yung topic na yun. Pero in my experience, FGD, ang napag-uusapan yung ibang problem. So as professional L&D, dapat maayos mong masasagot yung concern na let's discuss the topic to separate discussion. Hindi dito kasi dapat pag-uusapan natin yung what happened, what went wrong, or what went well. Laging ganun doon sa training na yon. Ganun siya, especially if the training is really highly expensive. Kasi I experienced na multi-thousand dollars talaga yung mga training investment. So dapat ikaw, kung ikaw yung owner ng company, anong gusto mo makita? Naglabas ka, for example, $3,500 para sa training ng manager or executive position. And then wala ka lang makitang proof as a number na nag-improve yung performance niya, na-translate talaga dun sa productivity. So me as a business-minded individual, I have to make sure na nakita ko yung improvement ng yung taong yan. Hindi yung parang kinalimutan lang natin. So that's in FGD. Ito ROI, i-make sure talaga natin na it will be put in writing. So ano ba ang ROI? Ito, return of investment. So nag-invest ako, yung example sa sales. Before nung wala siyang training, ito yung sales niya. After training, tumaas ang kanyang So ang mangyayari po dyan, current performance minus previous performance. Ang result po niyan, ROI. So very basic. So umangat siya dito. So naku-compute mo siya. So there are lots of yung magaling sa Excel, nagagawa po nila yan. So maybe you can consider this one para masabi nating
pag umarap tayo sa management as HR, ano naman tayo? Parang alam mo yun, confident. Kasi nakatulong tayo sa productivity issue or concern ng organization. Hindi tayo part ng keep on pushing money away na wala namang return. So, return of investment. So, that's the ADDIE. Okay, I hope ang ADDIE methodology nakakatulong siya in some point. Very basic. So, malalim ang discussion na to, pero ginawa ko lang siyang short ano para mas relatable sa lahat. Okay, ito. Learning and career development or L&D and other factors. Kasi laging napag-uusapan, really the training is the answer for everything. The answer is no. Hindi po lahat training ang magbibigay sagot sa lahat. Maybe, hindi motivated, hindi performer, hindi na-achieve ni empleyado yung kanyang performance result because of compensation benefits issue. Hindi maganda pa sahod ni company. Hindi siya motivated, hindi yung benefits na feel niya na hindi aligned doon sa whatever mandated ng DOLE or whatever standard na sinusunod ng company. So isa yan sa factor na titingnan dapat ni learning and development. Dapat maintindihan niya yon. Number two, unclear duties and responsibilities. So put yourself in that position kung hindi malinaw sa'yo kung anong trabaho, anong pinapagawa sa'yo. At hindi nga part ng job description, pinapagawa pa din sa'yo. Pag gano'n na yung usapan, expect the unexpected. Kumbaga, ang tao will be talked bad behind your back. Ganun siya. At yung mismong training na program na bibigay mo sa kanya might be, my word might be, useless para sa taong yun. So, you have to be critical. Demotivation or disengagement. So, of course, kung disengaged na yung tao, balak na pala niyang umalis, tapos panay pa ang patrain mo sa kanya. So, you have to be critical in that area as well. Loss of trust. So, ito yung pinaka-complicated sa lahat. Pag wala na pong tiwala ang mga subordinates sa kanyang manager or sa mismong organization, so, ang laking trabaho ang kailangan gawin ni learning and development. Kasi learning and development, mag-bridge lang siya. Hindi siya mismo yung kulay. I-connect lang po niya. So, medyo mahababang topic po yan. You have to convey to the management. Management should do something, a certain program or a change of policy para bumalik yung tiwala ng mga tao. Kasi hindi siya yung kasagutan ng learning and development. Ito, competencies misalignment. Example, mali ang recruitment mo. Hinire mo siya pero yung competencies niya hindi naman pala para dun sa trabaho na yon. Hinire mo siya as yung PR executive. Ngayon, hindi naman pala siya ka-PR kasi mahina ang connection niya sa labas. So hindi siya, hindi competent sa area na yon. So may mali. So minsan wrong hiring because ang recruiter natin a little bit weak when it comes to communication to the management, hindi strong when it comes to putting ideas to the management na hindi to karapat dapat kasi ganito ganyan ganyan. So dapat may evidence tayo. That's why it's very okay na meron tayong mga psychometric, meron tayong mga series of examinations to support sa claims natin na ito yung nakita natin sa empleyado. So misalignment ng competencies. So make sure na lahat ng mga tao na utilize ang kanilang mga talento para yung mismong L&D mo is effective. Relationship, definitely. Kung ang relationship natin sa mga tao natin struggling, then ang mangyayari po dyan is attend sila at gahawa ka nila ang phone nila. Mag-phone lang sila na mag-phone hanggang matapos yung discussion or maybe gagawin nila yung mga ballpen nila. I've seen that a lot in my career in more than 10 years in HR. So, for me, as L&D, huwag sugod ng sugod. Be critical. Pag-aralan lahat ng na-mention na to. Tingnan kung align pa ba tayo or misalign. So, I'm very sure marami pang ibang factors. So, you may add ano pa bang ibang factors. Ang dami pa niyan. So, those are the basic. Pero, one of the learnings that I have gauged during my series of experience, no? Integrity lang talaga. You have to be, kung anong ginagawa mo, nakarapat dapat, may nakakita man o wala, you have to do that. Kasi dyan tayo nag-gain ng trust sa mga tao at nakapag-build ng relationship. And yun yung puhunan natin bilang isang HR. Wala ng iba. Of course, there are a lot of things, pero yun yung umpisa. Ganun po dapat, integridad. Okay, example. Ano bang standard training calendar? Standard lang naman, pero well, I've said standard, hindi po siya
right or wrong, depende sa company. So yeah, meron tayong onboarding, of course, core values, sales skills management, customer service training, of course, depende sa company ha. Business communication, emotional intelligence. Bakit? Bakit na emotional intelligence? For me, very important kasi it's very important to relate someone na makipag-usap tayo, lahat ng empleyado, dapat na-relate natin sila. Mapamanager man yan, mapaano. So dapat lahat ng empleyado, kaya nilang umintindi ng ibang tao para mas peaceful. Kung peaceful ang working environment, mas productive ang tao. At ang goal ng L&D, go back to basic, to have a good business productivity. Leadership training, definitely. Finance for non-finance training para maintindihan ng ibang mga non-finance kung ano. Kasi minsan si finance na misinterpreted din to ng mga ano, masyadong matapang si finance, masyadong stricto, which that's their job. So dapat naintindihan. HR for non-HR. Definitely kung naintindihan, did you know? So ganoon na lang siguro. Alam niyo ba sa previous company ko, back then, hindi ka pwede maging manager or any part ng ano ng management kung hindi ka well-trained sa HR. Dapat naintindihan mo yung facets ng HR. Nag-train ka na lang technically. May series ng learning sessions po siya at may mga workshop to ensure na ang mga managers, once HR will come to their respective offices, they have kin to language na hindi na interested sila makinig sa'yo. Kasi what will happen if they don't understand the HR language, they will just look at your face like, where are we? So we don't want that to happen, right? So we have to make sure na si manager, when you talk about KPI, when you talk about succession planning, when you talk about facets of talent acquisition, performance management, competencies, so on and so forth, nagka-smile siya kasi ganun kayo, aligned kayo. So I encourage every organization to adapt the HR for non-HR training, train the trainer program. So if we have a lot of trainer, mas maganda kasi might be makasave tayo ng pera, no? Or resources organization. Ito, Thinking Skills Seminar, I think this is very close to my heart kasi one of my first session is Thinking Skills. Ano siya, medyo light lang na discussion pero din mo malalaman na hindi din pala madaling mag-isip. At yun ang una nakakalagas ng buhok. Okay, ito, Time and Productivity Management. Yes, of course, Problem Solving, yan. Market and Product Innovation. So, hindi pa pwede na ang ano natin is stagnant. Dapat nag-innovate tayo. Innovation. Yan, project management, job role improvement, depende sa job family kung anong area yan. Mental health awareness. So I think Jake is here. Thank you, Jake. I remember I used to be a speaker here in Franklin Baker for this ano very important discussion or topic. COVID management, gaya ngayon, so kailangan talaga siya. Health and safety, environment training seminar, drilling, kung merong ano ito, coaching and mentoring, napakahalaga pa sa mga managers. Nurturing and retention. Kasi pag na-feel ng mga tao na they are being supported. Kasi pag ang mga managers na they're highly a coach, I mean, they're highly capable to be a coach and mentor. Okay. Kasi ang required ng coaching and mentoring relationship eh. Parang kailangan nakikita ng mga tao na may tiwala. Mapagkatiwalaan si manager. So if that the concept, magiging sustainable siya eh. Mag-stay si empleyado na tipong okay pala si boss. Mini-mentor niya ako. So, ganun lang naman ng tao eh. Very basic. Pero din again, hindi applicable sa lahat ng tao. I mentioned sa previous talk ko, kailangan kinikilala ang tao kung ano ba ang kailangan niya. Kasi may mga tao, they are motivated in different aspect. May iba, monetary. Pero ang monetary, hindi siya long-term, ha? May iba, responsibilities. You have to add responsibilities. Acknowledgement. Lahat. Yung pagbigay ng certificates, motivated siya. So, for example, for me, my motivation is learning. If I learn more, na-motivate ako. So, ganun po yung sa akin. So, dapat alam niya ng boss ko. Which I think alam niya. Anyways, ito. Corporate social responsibility. So, dapat nakalink siya sa core values natin at communicated siya sa lahat ng mga empleyado. I think kung ano yung mga anong core values ng organization na intindihan ng each individual ng company para ma-practice din nila. Balance scorecard, do you see? So, sa bawat department, ano ba ang mga ano niya? Yung risk assessment, intindihan nila. Diversity and culture of the business, operational excellence, of course, change management. Yeah, change management, I think this is essential para mas effective yung pag-manage natin ng change kung may change na mangyayari. Kasi ang change ang pinaka-difficult sa lahat eh. Kasi lahat tayo, we want improvement. Pero pag may change, nahisitan tayo. Parang
Sinong gusto makapunta dito? Raise ang hands. Pero sino ang gusto ng change? Yung tipong, ano lang eh, yung i-change ka lang yung role mo para sa ano, is talagang challenging. So yan, presentation skills, yan, job description writing, dapat alam ng mga managers to. Kasi ang akala nila, magsusulat talaga ng job description si HR. Pero it should be the, ano, the manager. Sila mo nakakaalam kung anong ginagawa talaga ng tao nila. And then HR will be assisting, i-develop niya into much more ano, HR language, siya mag-keep ng ano, depende sa company. Then again, depende sa company. Ito, Microsoft ano, training, PowerPoint presentation, food safety, depende kung anong klaseng company, computer skills training, healthcare, adaptability, yes, definitely adaptability. Kasi isa to sa mga concept na dapat naintindihan ng mga tao. Kasi pag hindi adaptable ang mga tao, what will happen kung may change na mangyayari, whether it's personal or professional, mag-struggle sila and then yung performance nila is ano affected na. Workplace wellness, yan. Harassment and violence prevention, yun. May mga policies po tayo dyan. Employee engagement, negotiation, teamwork and collaboration, mahalaga yan. Leading innovation, reducing mistakes. Ang dami, creating culture for learnings, ang dami pong pwedeng equipment safety, industry-specific regulation, branding, ang dami niya. So, yun po yung ano niya. Kumbaga, sorry, sa training, standard training plan, pero napakahaba po niyan yung actual mismo. Kasi maraming mga training na required sa specific standard na required din siya sa companies. So then again, may mga ISO tayo, may fair trade sa USA, meron tayong SMETA, ITI, yung mga trade. Ano, depende sa company kung anong kasing company na meron kayo. So you have to support to meet the standard. But then again, we should not forget what's the purpose of training or learning and development. The purpose of training is for learning, should be learning. At dapat may result at matatranslate siya into performance that would result to productivity of the business that would put monetary growth sa company. At pag nag-grow yung company when it comes to monetary, I don't think so ang company hindi magbibigay sa inyo, magbibigay sa inyo. So it's a win-win situation, win-win ano po siya strategy. And as L&D professional, you have to understand that concept para mas nagtatrabaho tayo na naiintindihan natin where we're going, what's the reason behind why we're doing these things. So dapat naiintindihan natin siya. Ito, ano ba talaga ang what is learning and development? To make it very ano, very simple ano lang, job description, nag-umpisa sa dyan, ulitin natin siya. I-analyze mo lang yung gap, kung ano yung gap ng mismong tao sa performance niya at mismong in-expect dun sa kanyang performance. I-appraise natin siya through dun sa mga strategies natin, maraming ano. I-propose natin yung learning plan. Magkaroon tayo ng learning intervention kung ano yung mga strategies natin. I-cascade ang training. Then definitely, i-monitor natin yung effectivity or effectiveness ng training natin. Huwag iiwan ang training na parang wala lang kasi yan yung common mistakes natin. Akala natin after ng ano, i-compile lang doon sa ano, i-save doon sa mga hard drive. Then nandun lang sa mga calendar ano or I mean yung compilation ng training, so hindi dapat ganun. All right. So this is the last part, I must say, objective as review as a resource speaker, I hope you get a chance to learn the following: the definition and impact of the L&D in the business. So na-mention ko na kapag effective at strategic ang inyong learning and development program sa business, sa organization, definitely mas support na objective ng negosyo ng kumpanya. Mas-sustain niya, it could be short-term goal or long-term goal. And then the basic strategic approach in running the L&D as process and developing talents so maximum potential can be unleashed and used for the advantage of the business productivity. And daming beses kong na-mention yung business productivity. Dapat nalilink natin ang L&D programs natin para sa high potential na mga empleyado, high performer employees, na ma-achieve talaga nila yon at magkaroon sila ng magandang performance at definitely masaya sila, nag-grow sila at mag-grow din yung business productivity. Okay? So, thank you so much and I hope may natutunan po tayo. Thank you po. Neds? Okay. Maraming salamat po talaga, Mr. Dexter. Ang dami po talaga naming natutunan. May thank mga you. Bago, no, ma'am Gina. Na talagang, yes, marami tayong bagong participants ngayon. Saka, bago rin na learning, knowing na, syempre, we've
We've been with HRE Knowledge for almost a year, to be exact, 11 months. Merong mga, may mga bagay tayong nakuha ngayon na meron pa lang dapat ganun ang ginagawa last time. Tama? Oo. Ang dami ko din talaga natutunan, especially from the last webinar na basic. Yes. And then now na mas grabe, sobrang daming information talaga. Yes. And anyway, I'm sure. Because medyo may mga question tayo. Ibigay na natin ang mga question natin from floor. Okay, so okay, right, let's move on to our Q&A session, question and answer portion. So for the first question, we have it from Mr. Alan Radok. Do you have any recommended HR software that integrates performance management and training or other software that can help in creating better decision-making for strategic training? All right. Baka ma-political tayo, no? Marami naman. Siguro, ganito na lang. Meron naman, I would say, Oracle in Saudi Arabia. Meron silang ano talaga. Wala talagang perfect na ano na software. Ay, kasi normally depende kasi kung paano mo kakausapin yung provider mo, kung ano yung needs mo sa company. So, ang maging answer ko po diyan, you have to understand first kung ano yung needs mo sa performance evaluation, yung integration. And then explain mo lang kasi what I did before, kinausap ko talaga yung provider, nagpa-customize talaga ako. Yun yung strategy ko talaga. Okay, from our Google attendance or feedback form, how to develop a learning development plan? Pwede daw po ba, sir, na mabigyan mo kami ng iba pang technique? How could an HR develop a learning development plan, especially kung newbies ka na HR? Ah, pag newbies, okay. Madali lang. Siguro, masuggest ko mag-develop ka ng magandang relasyon sa mismong manager. Puntahan mo si manager, puntahan mo siya. Alam nyo, maraming strategy, pero ako babalik talaga ako sa basic. Yung talking talaga, makipag-usap ka. Tapos, lalo ng ano, parang, ano lang, yung parang, ano ba? Ganito. Notebook. Tsaka ballpen. Tipong ano, sir, kumusta po? Ganyan. Ano lang, it's a simple talk. Di mo kailangan maging complicated or technical. Isulat, ano po bang mga learning needs talaga dito sa department nyo? Sabihin ni manager na most of my staff, yung mahina sa communication, mahina yung emotional connection sa ibang tao. So, isa-isahin mo yun, isa-isahin. Kung medyo mahiya, hindi ka naman ganun ka-advanced when it comes to talking sa mga managers kasi hindi naman lahat ng HR are talaga, vocal. May iba medyo nag-start ng hiyain pa. Pero later on, naging makapal ng mukha like us. So for me, Di ba masyado, sir? Konti pa lang. Oh, konti pa lang naman. Inababahan pa kami, sir. May konting kaba pa kami. Kahit na sabihin mong 1 year na namin ginagawa to. Still, nandun pa rin yung kumakabog na dibdib. Alright, that's acceptable naman po. Siguro magdala ng forms doon. Example, yung mga training need survey, mag-survey tayo. And then another thing, yung performance appraisal for the last year, tingnan natin lahat. Isa-isahin natin yon. Gawa tayo ng Excel, ano ba ang mga required trainings. So through that, mag-create tayo ng ng training plan or learning and development programs. So nakita mo doon sa training plan, performance evaluation last year, ang daming kailangan ng program ng leadership kasi wala silang leadership skills. So automatic agad 'yon. Create ka kaagad, ilista mo 'yon sa program mo for the next year. Kumbaga quick and easy, hindi mo kailangan gawing complicated. Truth, kasi napansin ko rin po, Mr. Dexter, na sa sobrang pagpaplano, sa sobrang pag-iisip, sa nakokomplicate ang mga bagay-bagay at hindi na nasisimulan. Yes, common 'yon. Yes. And now we have another question from our Facebook Live. Among the pillars of talent management or learning and development, what do you think is the most important aspect that you can apply in today's ever-changing environment? Okay. Siguro communication. Communication kasi mahalaga na
Pero then again, siguro ha may word na siguro. Siguro communication. Kasi right now, hindi tayo masyadong nag-face-to-face, di ba? Siguro, most of the time kasi kapag yung talent management, pag manage natin yung mga talento ng mga tao, most of the time, nag-i-email lang tayo kasi hindi tayo pwedeng pumunta sa opisina. Baka may ano, may mga restrictions or depende sa company. So, i-strengthen natin yung communication natin. Kung kailangan, nakakumusta natin yung mga managers or employees from time to time, nakatawagan sila para sa developmental programs na kailangan nila. So, in that way, masyadong busy ka na. So, hindi naman masamang mag-create ng Viber groups. So, for me, communication talaga, kumbaga yung signal natin when it comes to our goal na ma-unite yung objective ng business sa yung current situation natin, sa strategy natin, should be aligned. At yung signal mataas. So, communicated talaga tayo dapat. Okay. From our attendance ulit, this time of pandemic, what's your advice to future or current employees as to equipping themselves to be competent enough for the job, knowing na syempre more on online na, more on digital na, kasi dati nung wala pang pandemic, ang mga HR or even employees, sila mismo naghahanap minsan ng mga learning and development na pwedeng mag-develop sa kanila as an employee, para syempre hindi sila habang buhay rank and file, pwedeng maging supervisory, maging officer, maging manager. Pero this time, sir, bukod po sa mga online, tapos syempre hindi naman lahat ng employer ay kaya ngayong mag-provide ng mga online. Kasi kahit na sabihin natin medyo online na, minsan medyo pricey pa rin ang ating online learning. All right, I understand, no? I think lagi namang kaakibat ng learning and development yung monetary kasi investment daw nga eh. That's the reality. However, may mga ways naman po talaga na ma-achieve natin yung learning goal natin without spending that much. Siguro I would say na connection. You have to be connected or surrounded with people na keen to ano, learnings. Kasi kung surrounded ka ng mga tao na hindi naman keen to learning, so what do you expect? So for me, I have to be straightforward kasi ako lagi akong ano eh, in my personal experience, lagi akong ano, keen to learning. So I always make sure, I think napansin nyo naman, Ned. So for me, connection, you have to be connected with people na ano, na talagang keen to learning. At the same time, kung may mga free webinars, ang dami. Sa panahon yes. Ngayon, ang dami. So for me, hindi ko siya nakitaan ng problem. So you have to invest time talaga. You have to stand up and make time for learning. Hindi yung parang learnings ang lalapit sa'yo. So ikaw ang mag-adjust para sa learning. Ano yung learning mag-adjust sa'yo? So yes. Para, so dapat kuha ka ng paraan. Pag sinabing 3 a.m. yung ano yung mag-start ang learning kasi ibang bansa yung magbibigay ng free, so gawin mo ng paraan na maka-join ka ng 3 a.m. because you can't learning. So yun po yun. That's true. Actually, dagdagan ko lang po si Sir Dexter. Sir Dexter, honestly, I am not a graduate of HR. I am also not a graduate of psych, but I'm happy to inform all of ka-HR dyan na I've been with an HR practitioner for almost 15 years. Dahil lang po sa experience, learning and development, free training ng Philippine HR Group, at syempre, ng mga speaker na kagaya ni Sir Dexter, ng mga mentor ng HR Calabarzon at Philippine HR Group. Kaya sabi nga, tama yung sinabi ni Sir, minsan, connection, at doon makapalang mukha ko, Sir. Umattend ng training. Kasi pag gusto mo talaga yung isang bagay, pag gusto mo talagang mag-grow, gagawa at gagawa ka talaga ng paraan. Tama ba, Ma'am Jolina? Exactly. Tama po talaga. It all starts with the mindset talaga. Yes. Na kaya natin mag-improve. No matter what starting point, we can always improve. Lahat tayo may capability mag-improve and mag-grow pa. Yes. Definitely. Sir, another question from Zoom chat. What would be the better way in identifying training, in formulating training plan? Is it the identified trainings by HR through JD or trainings identified by staff?
Okay, maraming pwede maging answer dyan, pero ang pinaka-effective yung performance ano talaga evaluation. Kasi doon, depende sa itsura ng performance evaluation. Ha? Kasi in many cases, sa experience ko, ang performance evaluation, lagi kong nilalagay yan sa bottom part ng developmental areas na suggested ni managers. Kapag yung managers magsasabi na ito yung mga areas na medyo mahina siya. At the same time, hindi ka naman pwedeng magbigay ng developmental program na hindi man required sa trabaho niya. Well, ikaw, depende sa'yo. Okay lang naman. Hindi naman siya bawal. Technically, hindi siya bawal. Okay lang. Pero dapat mag-focus tayo doon sa pag-bridge ng kanyang required competencies or areas na kailangan magaling siya at doon sa areas na hindi siya magaling para mabuo yung ano, ma-achieve yung pinaka potential. So basically, ang answer ko dyan, you have a strategic performance evaluation. And then, ulitin ko na naman yung pakipag-usap mo sa manager relationship. Alamin mo kung ano ba talaga ang kailangan niyang matutunan ng empleyadong yan. So, ganun na po talaga siya kasimple. Hindi siya gawing, ano, ulitin ko, performance management, yung evaluation result niya, anong mga areas yung i-evaluate sa kanya based on sa requirement. And then, dun ka mag-develop ng programs na to support, to increase, or to accelerate yung kanyang ano, competencies. Psychometric, it's another thing if may pera ang company. Kasi psychometric is ano, it's quite expensive. So, depende kung may budget si company. So, yun po. Okay, maraming salamat po, Mr. Dexter. And we have another question from El Piang. Any suggestion for post-training activity to track the progress of those participants who attended a specific training such as leadership training? I like the question, by the way. Thank you. Who asked the question, by the way? It's El Piang. Thank you. Thank you for the question. Thank you for raising this question because I really believe na this concern should be addressed clearly. First, you need to have a very clear documents. Who are the attendees? What are the results of the post-training survey right after the training? Dapat meron ka na mga yan. And then, if leadership program, let's give a participants or the attendees at least 6 months. 6 months to 8 months. Balikan mo sila. Pero kung kaya mo ng 3 months, kung pwede na, wala naman problema. Pero it would be ideal kung 6 months. Balikan mo sila by having another separate ano performance evaluation. Yung performance evaluation mo should be formatted or yung criteria ng evaluation based dun sa curriculum na designed dun sa presentation. So isa-isahin mo yun. So ganun ang strategic process po nun. So kung ano yung mga, kasi maraming concept ang leadership, eh. May leading people, may business models, ang dami po. So depende. And then after that, evaluate siya. Apart from evaluation, kasi leadership po yan, medyo key, ano yan, program. Magkaroon kayo ng one-on-one discussion or let's say focus group discussion. And then focus kayo dun sa topic, hindi kayo focus sa ibang aspect. Focus dun mismo sa leadership program. Ano na bang nangyari? Ano mga improvements? And then, ang gawin lang natin, yung previous ng performance, i-compare sa current performance. Pag may nakita kang points doon na tumaas yung kanyang ano, performance, and that's what we call effectivity ng kanyang leadership program or yung training mismo. So, ganun po siya. Okay, we have last question from Google Form or attendance. Training are not just the basis of everyone's promotion, right? What if, despite having no trainings at all, they still hire applicants just because of their connection? What should be done to avoid this thing happen at all times? Hindi ko masyadong nag-gets yung question. Paki ano, Ned? I think the question is, di po ba isa ang, hindi lang naman training ang nagiging basis ng promotion ng isang employee. Pero dahil wala silang mga trainings, hindi sila napopromote. Okay. Pero nag-hire sila ng iba. Na walang training. Na may mga training na ganon. Na may mga training na mas para mag-enhance. Ano kaya daw po ang pwedeng gawin ng isang employee
na hindi mangyari sa kanila yung gano'n, naiiwan o nakakapag-hire ng iba na mas may alam sa labas. Rather na sila na lang yung i-promote. Alright, interesting question, no? Thank you sa question din. Well, very clear. Na, nagulumihan din ako sa ganina, pinag-aralan ko muna. Pero it's very clear to me now. Thank you, Ned. Thank you for clarifications. I think as HR, we have to have a clarity when it comes to HR policies. Why? Because in HR policies, the procedure is applicable to all. So anyone can contest kung ano yung ano ba talaga ang basihan natin. Kasi kung sinabi na hindi ka promoted, you will not be promoted if you don't have this set of trainings. Dapat nakalagay yan sa isang procedure. Malinaw po yan para sa lahat. But if they do that by words, I don't think so it's ethical. It would be political. So for me, mahalaga na kaya natin magsalita in a diplomatic way. So if you are keen to that position, you are interested for that position, you have to show your interest by coming up to the HR department. I'm interested for that position. Can I apply? So sabihin niya, hindi. So what should I do para maging oo yan? Sabihin ni HR na, you have to attend this training, blah, blah, blah. O di, tanungin yung ano. So depende sa policy pa rin. Babalik pa rin tayo sa basic. Ano ba talaga ang policy? Kasi may culture, yes. Pero dapat establish yan na dapat ganun. At malinaw yun sa tao. Kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng isang procedure na hindi nakasulat. Kasi mangyayari doon para tayong what we are, a market? we are a group of professional, right? So we need to have clarity and it should be communicated, hindi nakatago ang policy. Dapat malinaw sa lahat ng empleyado na ito ang ano nila susundin. Kasi ang mangyayari po dyan, si HR ang puputa ka ng empleyado. Ang tingin ng mga tao sa HR, masama. So at least kung may policy nakalagay, maintindihan nila yon. So I hope I answered the question. So yun po. Yes, Ma'am Jolene. Jolene, meron tayong question from Facebook. Okay, we have another question from Facebook. Can you provide at least top 3 core and dynamic competencies of a learning and development professional that is useful in designing their performance scorecard? Pakiulit yung question po. Okay, it's can you provide at least top 3 core and dynamic competencies of a learning and development professional that is useful in designing their performance scorecard? Performance scorecard. I think first, competencies, ha? Dapat business acumen. Dapat assertive tayo doon, intindihan natin yung business concept ng organization kasi mag-develop tayo ng performance evaluation form, something like that. So for me, you have to have a business and understanding, naintindihan mo siya para ma-develop mo kung paano yung expectation doon sa ano. Number two, yung competencies mo when it comes to people management. Paano yung manage yung tao? Pag sinabi kasi people management, maraming areas ang pwedeng matackle po dyan. It could be you cannot manage the group of people if you don't know their profiles. So kung ano yung mga ginagawa nila. So you have to understand kung ano din yung in-expect sa kanila for you to have an effective performance evaluation. And then, ito, communication. Para sa akin, lagi itong paulit-ulit. So dapat inclined yung communication mo, makipag-usap ka sa mga managers kasi at the end of the day, ang nag-manage ng performance ng mga tao, though HR ang nag-safekeeping tayo, ang nag-critical review, dapat, titingnan natin, ginaguide si ano. Pero at the end of the day, si manager pa rin ang nag-design ng job description, tama po ba? Siya ang nag-decide, siya talaga, tayo yung pinagpasahan lang. And then, yung mismong mga competency set ng kanilang mga empleyado, sila ang nag-design din, hindi tayo. So, communication, you have to have a very good communication with the manager. So, yun po yung mga areas. So, ulitin ko po, business understanding. At dapat tayo sa communication. At the same time, naintindihan natin yung mga empleyado, relatable tayo. Yun yung pinaka-importante. Lahat yes. Tayong HR, nakaka-relate tayo sa nararamdaman at pangangailangan ng ating mga empleyado. At syempre, hindi lang basta empleyado. Nararamdaman at pangangailangan din ng kumpanya.
Yes. Yes, definitely. 101% po. Ma'am Jelena, do we still have a question? So far, meron tayong one last question. Alright. Medyo nakaligtaan lang. From Kay Baruth, what is the best source of training materials if we will prepare an internal training? Is it better to get a resource speaker? Okay, ang sagot ko dyan, depende sa topic po. Kasi if our topic is really required by an external, kasi example, here in a Franklin Baker, for everyone ha, I'm an HR for Franklin Baker, so I hope you like yung Facebook namin. Anyways, depende sa topic niyo. Because in Franklin Baker, there are orientations na required talaga ng third parties. So basically, the curriculum should be third party, not internal. So if kaya naman natin at allowed naman tayo na internal, much better. Kasi less gastos, number one. Less gastos. At the same time, alam mo na yung profile ng mga empleyado. Nababasa mo na sila, na naintindihan mo na yung mga ugali nila. At then at the same time, relate mo sila na mas mabilis. Pero may mga programs kasi na it should be it would be effective if it's a third party. Example, leadership. Mas effective daw talaga siya if sa labas. 360 degree evaluation. A concept should be external kasi para walang biases. So ganun po siya. Wala namang right or wrong kung saan galing yung materials. Depende sa program. Pero kung sa tingin nyo, ang materials niyo talagang mag-a-anchor dun sa business objective, at talagang sure na sure ka na pag yun ang ginamit natin at yun yung atake natin sa programs natin, that would be fine. Wala namang problema. For as long as allowed tayo na internal yung program na yun. Okay. So, Ma'am Jelena, bago tayo magpasalamat ng bongga kay Sir Dexter, i-remind lang po natin ang ating mga participant via Zoom and via Facebook ng ating e-certificate ground rules. Okay, so ang ating e-certificate ground rules, papakita lang po namin ulit. For participants who will get an e-certificate, una-una sa lahat, ang HR Caloverso group cannot guarantee that the presentation materials of each webinar will be shared. And pangalawa, e-certificates will be sent to you via email on or before Monday, August 23, 2021, after validating your attendance and payments through Google Form provided during the webinar. This form will be closed on Friday, August 20. And also, please ensure to fill up and submit the accurate information such as yung email, yung full name, at saka address and reference number and proof of payment. I-ensure po natin na complete and accurate po ang ating information. And number four, the minimal fee, 50 pesos is already good for 4 consecutive webinars in a month. Payment is until Wednesday next week after this webinar. So bakit nga ba tayo nagbabayad ng minimal fee ng 50 pesos? Ito po ang ginagamit ng HR Caloverso upang ma-sustain ang monthly subscription ng postpaid Zoom account namin. Upang mas makapag-provide pa kami ng weekly free HR email page. Ayan. Yan. So ma'am, please do the honor of presenting our Certificate of Appreciation to Sir Dexter. Of course, syempre, ang HR Caloverso is very happy and honored for the time that Mr. Dexter provided para hindi lang para sa HR Caloverso, kundi para sa ating buong community ng HR professionals. HR Caloverso presents this Certificate of Appreciation to Dexter Ortega Kayerlang for sharing his invaluable knowledge and expertise as a resource speaker for the 37th HRE Knowledge entitled Learning and Development, the Strategic Process via Zoom and Facebook Live at 2 o'clock to 4 o'clock p.m. given this 14th day of August 2021. Yan. And syempre, dahil, sir, hindi mawawala ang ating mandatory picture taking, syempre. Mawawala ba yan? So, mga ka-HR. Syempre, hindi. Mga ka-HR, please open our video. Oy, yan, open na natin ang lahat ng ating na-drive pa siya, videos. Oh. Yan. Hi, Sir Christopher. Hi, Ma'am Wenny.
Parang nakita ko si Sir Dr. Elton C. Ayan, si Dr. Elton C. Laging nandyan. Si Sir Mark Lester nandito po. Si Ma'am Sharon nakita ko sa kanina. Ayun, si Ma'am Sharon. Pero hindi pa siya nakabukas ng video. Okay. Opo. May mga specific mga ka-HR na kasama natin since last year na mabibigyan po namin ng free. Ayan. So, hindi na isa-surprise to, ha? Free to surprise mo na. Huwag na. Free to attend HRE Knowledge sa buong September with free e-certificate. Yan po. Makikita po natin yan sa kanilang mga attendance since last year. So, ma'am. Uy, nag-yehey na agad si Ma'am Sharon. Alam na, alam ayaw, na. Ayan nga. Ay, nakikita ko nga may mga nag-heart na. Okay, ma'am. Let's smile po. Smile tayo lahat kahit naka-face mask. Smile. Wait lang po. Okay. Ma'am Jurina, na-excite talaga ako this afternoon. Mas lalo silang may excite next week. Next week. Next week po ay wala po tayong HRE knowledge. Smile po. Next slide. Next slide po. Smile. 1, 2, 3. Ayan po. Ulitin ko lang po yung sinasabi ko kanina. Dahil nga po sa special non-working holiday on Saturday, HRE Knowledge will be taking a break. So, wala po tayong HRE knowledge next week, but definitely we will be having another HRE knowledge with the topic of learning and development with Ma'am Penny. Di ba? Mas nakaka-excite yun, ma'am. Sunod-sunod talagang full blush at saka kilala at talaga namang siguradong may matutunan tayo sa ating mga speaker. At bukod po dyan, hindi po namin syempre makakalimutang ipaalala ang ating first HRE knowledge anniversary this coming September 5. Oh, this coming September. Ayan, marami tayo. Ang mga speaker po natin, si Ma'am Michelle Cordero Garcia, si Sir Ron Thomas, international tayo, mama. Lumilevel up tayo. International na tayo. Siyempre, kasama natin si Ma'am Rona at isa pang surprise guest this coming September. Kaya gagawin po nating full blush ang ating first year anniversary ng HRE knowledge. Kaya mga ka-HR, asahan po namin na makasama pa namin kayo at patuloy nyo kaming suportahan. Sir Dexter, in behalf of Board of Directors, maraming salamat po. Opo, maraming salamat po talaga. Opo, do you have anything to plug or to say pa po? First and foremost, thank you so much for inviting me for this very meaningful virtual learning session. And of course, to all attendees, salamat po at sana kahit paano, kahit kunti lang, may naintindihan po tayo at mayroon tayong takeaway ng mga learnings. I keep on saying na we are not here for just a sake for virtual training or workshop, but for learning. So I always a believer na ang learning lang magbibigay sa atin ng key to grow as a person, as a professional. So kailangan yung spirit natin never ever mag-go down yan, mag-tataas yan. Laging tataas lagi na tipong yung hungerness natin when it comes to learning, pataas ng pataas, laging ganun dapat. While nag-grow yung edad natin, dapat ganun. Kasi back then, I love learning pero hindi ko masyado naintindihan. But right now, in my age, but don't get me wrong, I'm still young. In my age, fall in love ako sa learning. Yun yung motivation ko in life, in profession. So, hindi ko sasabihin na dapat ganun din kayo. So, it's up to you. So, I would leave that question to you. What makes you motivated individual? So, answer that question within yourself. So, that's my word. And thank you, Neds. Thank you, Zarina, for inviting me. Really appreciate it. And I hope this would not be the last time for me to be a speaker. So, Inunahan tayo ni Sir. Mahabang po ang HRE knowledge ng HR Calabarzon. We definitely not stop
giving pre-learning sa ating mga ka-HR and HR enthusiasts. Dahil sir, sa buong isang taon ng HR e-knowledge, marami na po tayong natulungan. I would like to to plug my team of Franklin Baker San Pablo. I'm a member of HR as HR business partner. My fellow HR professional, our leader, Arvin Delmo. I think both of you know. of course, Claire Amante. I think Claire is here. Of course, our training assistant, si Ciris. And then our compensation benefits, si Jovi. The entire HR, Joveline, Sydney. Lahat po. Hopefully, may natutunan po tayo. And then, sana nag-enjoy din po. At sa susunod po na learning session, dapat, ang keyword sa learning, isa lang, dapat nag-enjoy tayo. Kasi pag nag-enjoy tayo, may natutunan tayo. Huwag i-pressure ang sarili. Walang pilitan. Nag-enjoy dapat ang learner. Thank you po. Sir Dexter, last question in behalf of mga attendees this afternoon. Is it possible daw po ba na ma-share ang slide this afternoon? In the spirit of learning, yes. Yun! So sa lahat po na nagbayad at kukuha ng e-certificate, we will give the presentation this afternoon. Ayan, marami nang nag-yehe. Oo nga, dami na eh, di ba? Siyempre, talagang tinanong ko on live, no? Para hindi makahindi. Joke lang. Mga techniques yan eh, techniques. Kasi lagi na dami nagme-message, ma'am, pwede pa makahingi ng slide? Gustong-gusto ko po. Kaya lang, siyempre po, yung ating copyright at saka yung may iniingatan din po ang ating mga speaker. Pasensya na po. Muli po sa ating mga ka-HR, sa ating speaker, in behalf of po ng ating mga board of directors, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Mula po, medyo maaga tayo kanina nag-start, pero inaasahan po namin na makasama po namin ulit kayo on August 28 with Ma'am Penny. Maraming salamat po. Magandang hapon. Bye! See you next Saturday! Thank you. Bye po! See you soon ulit! Bye-bye!